wag mong tigasan yan. Matigas yan. Anyway, ayun. Hello everyone. Hi. And welcome to our episode this week. And yep. Ano bang pag-uusapan natin ngayon? Ako, magandang pag-uusapan natin ngayon. It's all about investing psychology. Ah, okay. Ay, hindi. Ano pala? Behavioral finance. Yeah. Behavioral finance. But, at pag pinag-uusapan ng behavioral finance, yung, hindi natin maiiwasan, hindi pag-usapan, yung mga biases. Okay. Yan. Mga cognitive biases. Cognitive biases. Kung baga, ano ba yung mga nakaka-apekto sa decision making natin as an investor and as a person as regards our finances? Na kaya siya naging cognitive bias kasi... Bias ka. Oo. Irrational and illogical yung decision. Kung baga, parang yun yung parang default, sometimes default mode mo or default na thinking mo na it could probably help... not help in your finances. Ah, okay. Yeah. Of course, lahat naman tayo may lahat tayo may bias naman. But of course, it would help us if you know your bias para at least kumbaga parang oops, 'di ba? You can take a look back na. Teka, tama ba 'tong ginagawa ko or is it just autopilot ako? Kasi autopilot ko bias na. Yeah. So pwede sa mga cognitive biases, marami kasi siyang dami niyan. No, so we will discuss a few, no? Yeah. Mga 2 or 3 and then siguro sa ibang episodes yung iba, yes. No? So ang pinaka-popular na nakikita ko, anong pinaka-popular natin yung na? Yung herding. Ano yung herding? Or yung bandwagon effect no? Na. Yan. Oh, sige, ano yung herding? Pag na nakita yan? Nila sa Facebook na ang dami nag-i-invest dito, feeling nila okay siya kahit na hindi nila naiintindihan yung pinapasok nila. No? Parang scam lang ah. Oo. Of which, kaya marami rin na i-scam because of the bandwagon effect. Yes, diba? Oo. And lagi ko sinasabi, lalo na nung nauso yung Bitcoin, no? Oo, yeah. Na if you don't understand cryptocurrencies, if you don't understand Bitcoin, then don't invest in there. Yeah. Pero might kasi as well. Ikaw, nakikita mo ang daming nag-iinvest sa Bitcoin, ang daming daming social media posts. Oo, ang daming tapos pagdating sa social sa Facebook, yung pera nakaganoon pa. Oo. So, ikaw ngayon, feeling mo ano ka, nale-left out ka. Hashtag FOMO. Oo, FOMO. So, pero pissing out. Kahit na hindi mo naiintindihan, sige, invest ka na rin, no? Tapos yung mga kaibigan mo pa na you meet in person na, oh, nag-invest ako dyan, saka nang kinita ako. So, sila din, no? So, of course, or not just in Bitcoin, di ba? Like for example, some particular stocks also, di ba? Yes, or any other investment. Di mo alam, hinahype na pala yung stocks, di ba? Oo, pinapasakay ka lang. Oo, yun, baka pinapasakay ka lang. Oo, siyempre, ito yung mga bumili na nung stock na yun last month, 2 months ago. Matagal na, gusto lang. Tapos hinahype lang. Para mabenta nila ng mataas, di ba? Para pag umakyat, bebenta sila, maiwan ka sa taas. Yes. Yan. So, paano mo maiiwasan yung bandwagon effect na yan? No? Ako, personally, do your own research. Yes, the feedbacks are good. Yes, you can ask your friends. And yeah, social media is replete with those stuff. But nothing really beats your own research. Mm-hmm. Your own analysis, no? Your own analysis, your own head. Diba? Listen, read, and think. And act. Sakto na t-shirt ko eh. Tama. Yeah. So, okay yon, nakikita nila na pinag-uusapan itong isang klaseng investment sa Facebook. Mm-hmm. Pero wag sila basta-basta makikisakay agad. Sakay ka agad, no? They do their own research, they do their own technical analysis, fundamental analysis, or they do their own investing strategy kung like pasok for example, ba siya. No? Kunwari, medyo bagong business na parang may recruit at isipin niya, it gives 10% per month. Mm-hmm. So isipin niya, anong business ang pwede makapagbigay ng 10% a month? So maybe you can go there, tapos you can inspect the books, Uh-oh. O baka pwedeng pahiram ng balance sheet or ng income statement, ano ba yung produkto, and how understand the business, di ba? How are you able to make 20% a month? At saka, hindi naman lahat ng investment ay pwede sa'yo, no? Yeah, so may mga investments na pinag-uusapan ng mga tao, pero if you apply it dun sa sarili mong financial status, it may not complement. Oh, no, diba? Baka mamaya kailangan niya ng sobrang laking kapital. Oh. Okay, you're just starting off with
you know, a few thousand of pesos. Oh, or the investment pala is long term, pero tapos kailangan mo ng, kunwari, kailangan mo in the near term, may kailangan magpaaral. Short term pala yung financial goal mo, di ba? So, hindi siya po pwede sa'yo. So, the bottom line is kailangan you still do your own research. Do your own research. And huwag makinig sa sabi-sabi lang. Oo. I-confirm lahat ng mga nakikita. Pag maraming tao ang nag-re-recommend nitong mga... Kunwari, buy this stock. So, isipin mo, okay, if I buy this stock, mura na ba to at this certain level? Yes, diba? So, aaralin mo talaga. Pag-aaralan. So, kung hindi sila marunong mag-aral, they can always consult with a financial advisor. Mm-hmm. Diba? Don't ask people na alam mo namang hindi financially educated about financial matters also. Diba? Para kang nagpa-ayos ng kotse sa isang bumbero. Diba? Parang ganon. So, the best thing that they can do is to talk to a financial planner or a financial advisor to confirm, no? To kung confirm. Okay ba tong nakikita ko na and investment. If I may add to that note, make sure also, kung nari may tatanungan din kayo, make sure also that the person does not have any stake in that business. Ah, of course. Oh, kasi syempre, pag tinanong mo yan, mistake siya sa business yun, kumbaga makikinabang siya doon sa business niya, na yun. Okay, yeah. Syempre sabihin niya, okay yun, di ba? Mistake siya doon eh. So, kailangan fiduciary. Fiduciary. And dapat objective yung pagtatanungan mo. Alright. So, that's sige. Herding and ano, no? Yeah, yung herding, bandwagon. And bandwagon effect. Oh, ito. Ano? The last to. Yung recency effect. Recency bias. Oo. Okay. Usually, nakikita ko yan na kunwari, nag-invest ako sa isang stock, tapos kumita. Feeling ko ngayon, kumita ng 30% last year. So feeling ko, pag nag-invest ako ulit dyan, ganun ulit yung magiging performance. Kasi, and for the years to come. Oo, kasi for recency bias, feeling mo kung ano yung recent performance ng isang investment. Yun na yun. Eh, yun parati ang performance which niya. Which is not the case. Kasi kunwari, pagdating sa stock market, eh halimbawa, nag 30% yan last year, and next year, baka hindi na siya 30%. Kasi baka yung growth niya might not be as big, di ba? Mm-hmm. Kumbaga, nag-mature na rin yung business mo, especially if you're thinking of long-term investments, no? Siyempre, kung if you're investing in a small company in its growth stage, early years talaga mataas ang growth niyan. Pero pag nag-mature yan, nag-peak yan, you might not enjoy the same rate of return. Kaya bank on the outlook. Isa pang nakikita ko dyan, titingnan nila ano yung top performing mutual fund last year. Tapos doon sila mag-invest. Pero doon sila mag-i-invest kaagad. No? Kasi feeling nila, since number one siya last year, siya ulit yung number one this year. So it doesn't really happen. Follow. And if you look on our video sa mga top performing mutual fund and UITFs, walang consistent na siya yung number one. So the key there is you look at the historical performance na medyo substantial yung data. Not just look for 1 year, siguro maybe look for at least 3 or 5 year performance para this mas smoothen out. And if you can look for the, kunwari, no, pagdating sa investment, yung since inception, since nagsimula siya, at least to give you a feel of the fund of how it has performed over the long term. Kasi at saka, baka mamaya, spike lang yung... Yes, yun. Yung mga investments na okay yung kinita recently, they have to also know the reason bakit siya nangyari. Baka mamaya, yung isang company is may nabenta lang na one-time, big-time na sale na asset. Kaya nag-spike yung, yung stock price. Diba? So, they have to know the reason why it is performing well. And, more importantly, will the performance... ayan, performance. Will the... Ganon. If the performance has the potential to continue, that's true. Diba? For example, okay, so dapat titingnan din na yung not only the past performance but yung outlook as well. The potential. Ganun pa ba? And if not ganun, then ano na rin yung i-expect mo? So again, recency bias porket maganda yung naging performance Last year, recently, parang boyfriend girlfriend lang yan. Bakit? Paano naging parang boyfriend girlfriend? Hindi, nag-uumpisa kayo, sweet pa eh. Ngayon ba sweet pa rin? Hindi, mas sweet na kasi. Ganun ba? So, ibig sabihin, porket malambing ngayon, ibig sabihin forever siyang malambing. Hindi naman, 'di ba? So, kailangan mong malaman na ano ba to? Talaga bang malambing siyang tao? Nagpapakitang gilas lang ngayon. Para lang makuha ang matamis na Tama. So,
So magkakaroon na tayo ng YouTube channel na Love Advice ba? Sige. So yeah, no. It's a good sign na meron siyang magandang performance recently. Mm-hmm. But no, ano yung reason bakit naging maganda yung performance? Yes, no, the underlying reason. Kumbaga, again, wag maniwala doon sa nakikita lang, but go deeper and delve into it. And maintindihan mo siya. That's where you will base your decision if you will invest. That's right. May isa pa ako. Okay, sige, last. Confirmation bias. Okay, ano yung confirmation bias? Yung tipong, kunwari, nakaset ka na okay tong stock na to or okay tong investment na to. Tapos, maski na marami na nagsasabi na hindi okay yan or scam yan, you just look for, you know, the signs or you just look for the data and the facts na nagkukumporme na okay siya. Nagsusupport dun sa belief mo. Oo. That's right. Masyadong ano yan eh. Masyadong... Kumbaga, fini-filter mo lang yung just to support your decision. That's right. That's right. Oh. Ano siya, medyo sneaky yung bias na yan kasi kailangan... meron kang outside party or na magko-confirm na confirm hindi confirm nung paniniwala mo, no? So namimili ka lang na umoo sa iyo kumbaga, which is very very dangerous kasi sometimes kasi people they fall in love with their investment and sometimes they feel the need to protect their decision na okay yung investment. Yes, so yung ego kasi no, pangit pag nasasaktan sa ayaw natin. Ayaw natin. But so, again, if you know that bias, if you're aware of that and conscious of that bias, then parang and most especially no, if you see some people na parang sabi na oh baka may red flag yan, then you take a step back and listen to those people, listen to the data, listen to the facts na maybe just maybe there are red flags already. Siguro isang concrete example, no, nag-invest ka sa isang mutual fund, sabi natin, no, and for the longest time okay yung performance niya, no, and then unfortunately the mutual fund company is running into some trouble, tapos hindi na maganda yung outlook niya, and ikaw syempre since meron kang confirmation bias, ini-ignore mo yung mga news items na yun, di ba? Or not really a mutual fund. Pwede mutual fund. Pwede ding stocks, di ba? Pwede ding stocks. Binili mo, maganda siya, good performer. Tapos biglang may mga naririnig ka ng news or balita or even some disclosure na there might be running into some management problems. Yung earnings nila lumiliit compared nung the previous 5 years. So, ang mangyayari usually pag may confirmation bias ka, ini-ignore mo, nagiging blind ka sa mga balita na yun. Ang hahanapin, love is blind. Naka rose-colored tinted glasses ka. No? But you should be objective. Oh. Take all facts into the account. So, don't fall in love with your investment. Do not. And, because it would not love you back. Ganun ba? No. Wala pa nakitang investment na nagmahal. So, I guess that's it for now. Ano yung mga na discuss natin? Bandwagon, recency bias, recency, tsaka itong confirmation bias. So siguro in some other episodes we will discuss more, no? Ako lalo na yung isa sa mga favorite ko yung loss aversion. Ay nako, sa kanya anchoring effect, tsaka anchoring. Okay, so we'll discuss more of these cognitive biases. So if you want to know more about those biases and you want to know more about personal finance, okay, you can just subscribe to our YouTube channel. And if you like this video, then please give it a thumbs up and share to your friends. Okay. So contact us. Sa aming email, admin@webarkita. And Twitter handle. So I hope may natutunan kayong bago in this episode. And thank you for watching. Bye-bye.